Ang araw pong ito ay sadyang makabuluhan sapagkat ating masasaksihan ang oath-taking ceremony ng ating mga bagong halal na opisyal ng lungsod ng Tanauan. Maraming salamat not just because you put me in office. Maraming salamat hindi dahil binoto si Sweet Halili. Maraming salamat for a very peaceful exercise of democratic rights of suffrage sa Tanauan. Sila'y mamumuno, pero tayong lahat, osong-osong tayo sa lahat nating haharapin sa mga darating na araw at taon. Osong-osong tayo. Hindi maring hiwa-hiwalay. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang kampanyahan, lahat tayo'y sama-sama na. Sabi ko ho, we will be starting our administration, wala na kung ano yung kulay. Wala na kung ano paman. Iisa kaming manunungkulan because the trust and mandate given by Tanawenyo, hindi para maglaban ng politika, para i-deliver what is expected from us being the leader. Take note that we are just in the front line, but you are not expected us to deliver everything that you want for the city. Nasa unahan kami, pero magiging magaan ang lahat ng ito, kung kayo ay katulong ko, katulong ng administrasyon ni Mayor Halili and the rest of the City Council. With that, I started my message with maraming salamat. And I end it again. Maraming salamat, Tanawenyo. Muli, sana sama-sama tayo. Lahat po naman tayo, Tanawenyos, mahalin na natin ang ating lungsod. Kaya wag na natin ituro sa iba. Magsimula tayo sa sarili natin. Hindi ko kayang gawin lahat mag-isa yan. Kailangan po natin magtulong-tulong sama-sama. Kaya nandito po kami, nandito po sa inyong harapan, ang magtatrabaho po para ho lamang sa inyong kinabukasan. Ako si Mary Angeline Ison Halili. Ako si Attorney Hermin Hildo G. Trinidad Jr., na nahalal sa katungkulan bilang pangalawang punong lungsod. Na nahalal sa katungkulan bilang punong lungsod. Ay tim-tim nanunugpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang batas. Mga kautosang legal. At mga dekretong legal na sadyang itinakda ng may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. I will forever grieve for my father. Pamilya po namin, we can never move on. Kung yung iba po na Tanawenyos ay hindi pa nakaka-move on, paano naman din po kami? Pero huwag kayong mag-alala kasi nandito naman po ako. Hindi naman kayo iiwanan ng pamilya namin. Dito po sa Tanauan, dito rin lang naman ako pinanganak. Kung ang tatay natin eh hindi taga rito, dito siya naglingkod. Tayo ang kanyang minahal. Dito rin siya nagbuhis ng buhay niya. Ano pa kaya na sariling anak niya, dugot laman niya, na dito pinanganak sa Tanauan?
asahan nyo, hindi ko kayo iiwan.